K-Rog reporting. So, first two picks ng Clutch, eto, Slardar, and this time, sila na kumuha ng Troll Warlord. Sa kabila naman, Crystal Maiden, and yung sustain nila, which is yung Treant Protector, mga tropa. Okay? So, third tsaka fourth man Clutch, dalawang heroes ni Ice, Bristleback, and Timberso. Tingnan nyo yung ban ng Clutch Gamers, ha? Sobrang respeto kay Ice. Magnus, Abaddon, Bristleback, Timberso. Puro mga offlaners, okay? So, sa kabila naman, Monkey King, Lina, Darkseer, and Legion Commander. So, sino kaya rito yung pwede pang i-offlane? Okay, sobrang limitado na yan. Aabangan natin yan, okay? So, guys, eto na. Who will it be? Rubik third pick, Clutch Gamers. Rubik ni Fly Solo. Tapos, I think, Slardar ni Boombox. If kuha sila ng offlane. Pero pag hindi sila kumuha ng offlane, Matic, Slardar can go to Rappi. Diba? So, eto na. Inaantay natin. Who will it be? Third pick ng Faceless. Inaantay natin nga. Dalawang support na at the moment. Nyx Assassin, pwede. Nyx Assassin, pwede. Batrider, Nyx Assassin, Axe. Yung tatlo na yun. Batrider, Nyx Assassin, Axe. Pwede, okay? Akala ko si Sandata mag... Ayaw mo ba sa akin? Ha? May problema ka ba sa akin? Hindi, men. Pagod si Sandata eh. Dalawang... parang awkward yun ha. Pagod si Sandata. Dalawang series ang kinasi Sandata kanina. Dalawa sila ni Alo. Okay? Kaya eto ngayon, ako yung nagkakast ng finals. Okay? Hindi na ba Philippines ang nirepresent ni Mineski? I think Philippines pa rin, pero yung flag lang napalitan sa Gosu Gamer. Given they are considering Ninja Boogie as an American citizen, and ang dalawang Malaysian, isang Pilipino, isang Russian, I think. Okay? So, eto. Nyx Assassin nga yung piniling offlaner for Ice. Sure na nga daw to. And ayun nga yung nakuha nila. Titignan natin kung ano naman yung kukunin dito ng Clutch Gamers for their side. Axe, Batrider, pwede pa yan. Faceless Void, Beastmaster. Who will it be? We will be seeing that in just a few moments. Okay? So, fourth pick. Eto na. Drafter na Clutch Gamers, Fly Solo. Sa kabila, Drafter, Warnuts. Ang maganda nito kay Clutch Gamers, matalo manalo sila, yung strat nila tuloy-tuloy pa rin. Pero ayan, offlane Omni-Knight para kay Clutch Gamers. Again, guys, ginamit to ng Mineski against Faceless kanina wherein natalo yung Mineski. Okay? Kuya Rick, balik pa kayo sa studio pag Manila Masters? Yes, sir. Okay? Actually, ito sila nagka-cast day to day. Sila Alo. Okay? Pagka ako lang, nasa bahay ako, dito ako nagka-cast. Okay? Siyempre, nasa bahay nga ako eh. So, steady gold tip, mga tropa. Reserve time. Si Armel na ba ang susunod kay Sumail? Pwede. Bakit hindi? Diba? Maglalaban-laban yan. Kwenik, may sakit pala si Ice kaya hindi makalaro ng maayos. Offlane ng Faceless. Walang day-day-lan. Walang day-day-lan. Kwenik, regular caster mo na ba sila sa data? Yes, sir. Kwenik, kailan mo mapakilala yung mga bagong casters? Pagkasanay na. Pagka, ano na? Ano bang tawag doon? Praktisado na. Hindi natin nilalabas ng hilaw yan, okay? Kailangan dumaan sa kamay natin yan para hindi mapahiya din ako sa inyo, okay? I got you. Kung kailangan paluin sa puwet, papaluin sa puwet. Okay? So guys, eto na. So we will see. Magat Pamurat, sarot sa'yo. Fifth ban. Pero ito, nag-Leshrac. Leshrac, fourth pick ang Faceless. So, Dragonite 5th ban. Sino kayang hard carry dito? Kuya Nick, nagre-red alert ka ba? Yes, sir. Kirog reporting. Sana wag bulol sa R. Eh, as much as possible. 10 seconds remaining. Si Bianca pa. Hello pa, Kuya Nick. Loko. Baliw. Si Bianca daw ba? Hello pa. Luto na yon. Palag-palag na yon. Nag-i-stream na nga araw-araw. Ilabas ulit ang Outworld Devourer. Pwede. Pwede. OD yan yan, no? OD tsaka Omni-Knight. Palag-palag yan. Invoker yung binantito ng Faceless. So, we will be seeing kung will they be going with the Outworld Devourer. Okay? Pero I suggest Outworld Devourer talaga.
Okay? Aabangan natin yan. If that's going to be the case. 10 seconds remaining. So, eto na. Mga chong, mainit ang laban. Do or die for both teams. May pag-asa ba ako kay Bianca? May wala. Ayan na, sinagot kitang diretso, ha. Tinanong mo kung diretso, sinagot kitang diretso. Wala. Ay! Napanood ko na to, Kiev Major. TNC Faceless. Nag-Medusa yung Faceless. And eto, nilabas na kagad ng Faceless yung Medusa nila. Diyos ko! Mukhang, delikado rito yung Clutch Gamers. Napanood na namin to. Phantom Lancer, can be. Pero, alam mo namang AOE damage yung Lesharak, kaya kailangan rin mag-ingat. Medusa na naman. Diyos ko, may trauma na ako rito. Tinalo sila Abed nung BGJ, Medusa yung BGJ. Tinalo sila TNC, BGJ din. Ay, BGJ na Medusa din. Diyos ko po. So, saglit lang. Templar Assassin. So, Templar Assassin dito yung ibibigay para sa mid lane. And maganda to, ha. Whew. We will see kung magtutuloy-tuloy ito. Ang entogil na nagtitrip, oh. Ayan ito. Last trip ang putik. Naglit, ha. So, guys, eto na. 10 seconds remaining. Palit lang tayo ng overlay saglit. There you go, game number 3. 5 seconds remaining. On our way, do or die for both teams, okay? Do or die for both teams. Sabi ni Aylo, I call it Clutch Gamers. Malamang, pag nag-faceless ka, sesante ka, boy. Guys, eto na. Tuloy na tuloy ito for them. Kuya Nick, pustan, mas malaki yung taya mo sa Clutch King. Wala, wala akong taya rito, pre. Alos tayong taya. So, guys, eto na. We will see kung paano yung discard rito. Pero binibilang muna yung compendium ng both teams. Ikaw pa rin pala. So let's do this. Do or die. Choose Kudai. Okay? So Warnuts on Crystal Maiden, his signature. And then eto naman. Black, Lesharak, Jabs, Medusa, Ice, Ice, Ice on Nyx Assassin XY naman on Treant Protector. Sa kabila naman, Fly Solo, Rubik, Armel, Templar, Rappi, Omni-Knight, tapos Gabia, Troll Warlord, Boombox on Slardar. Okay? So, yun yung both teams natin. Diyos ko, delicates nga. Medusa yan eh. Nakaramdam na tayo dyan eh. Nabigyan na tayo yan eh. So, negative armor lords to, ha. Slardar TA. Alam mo yan. Automatic yan. Yes, FM. So, guys, tuloy-tuloy na to for them. And we will see kung kayang sumustain ng faceless. Another try. Kapag may Medusa, may nagdudusa talaga. Oh, depende na yun kung faceless o yung kabila. Aabangan natin yan, syempre. Pero yan, bounty run. Dalawa-dalawa lang muna. Steady gold in both teams. And now, Gabi. Nandiyan. Gabi.
Wala namang problema yung Medusa, kayang i-counter yan ng troll. Sana. Okay, sana. Paunahan mag-click yan. Pag unang nag-online yung Medusa, yari din yung Clutch Gamers. Matik yan. Okay? Pwede tampay ka ba sa peg? Hindi. Tampay sa peg. Susto ko, loko. Pero ito, Rappi, nakotongan. And nandyan din si Black. Siya yung nag-leshrack dito. Hard carry leshrack, mga chong. So guys, Rappi sinusunog ng Diabolic Edict. Pero hindi siya mamamatay dyan. Nag-first kill. Etong repel din siya. Pero ang problema, kahit naka-repel ka with Diabolic Edict, alam mo na yung multing kasunod. Tatamaan na tatamaan ka niyan. Gusto niya lang magpa-XP on the side of Rappi. Pero hinaharas din siya rito ng tropang pasteless. Troll Diffusal plus BKB plus repel. Tulog yung Medusa. Men, kahit naka-BKB, tatagos yung Stone Gaze eh. Pag na-Stone Gaze yun, alam mo na, free hit yung Medusa. Ayun din yung mangyayari. Kahit dalawa silang pumasok dyan, basta ma-Stone Gaze, yari, di ba? So, aabangan natin yun. Pero I'm not being negative here. Alam ko lang yung history. Nakita ko lang to. Okay, so eto. Crystal Maiden ni Warnuts. Nagfa-farm sa jungle. Getting something for himself. Quenix, sino sa mabilis mag-rap? Si Boss Willy o si Busta Rhymes? Close, pare. Tikit lang yan. Tikit lang yan, okay? This will come in handy. Warnuts, eto. Aabangan natin, mga chong. Pero, faceless. Naka-survive sila ng game number 2. Ang tanong, kaya ba hanggang game number 3? Okay? Armel! Mystic Snake connected. Still, hindi enough yung damage. And tuloy-tuloy, John Vincent Vlalu. Ganda naman ang pinido mo, Vlalu. Shoutout sa'yo. So, ang nasa gitna ngayon, yung Slardar nagpapa-XP habang nagre-regen. Etong Templar, ang ganda ng backup ng Warnuts, and now nag-i-stack pa siya rito. Pang-accelerate ng farm. Kitang-kita nyo naman yan. Di ma-skip ad ka. Ines, man, wala akong piniplay na ads, ha? Di na ako nag-advertisement. Seryoso. Para sa inyo yan. Dati, kailangan pa natin eh. Pero ngayon, medyo nakakaluwag naman. So, best viewing experience na yung plano natin. Okay? So, hindi na ako nag-advertisement. I think yan yung mga automatic advertisement ni Twitch. Pero hindi sa akin galing yun. Okay? Kuya Nick, pag ringcast si Kuya Willy, marami bang manonood na matatanda sa esports? Yes, syempre. Automatic yan. Bigyan agad ng jacket yan. So, now, impale. Pero merong carapace yan. Pero ene yung lift into a slithering crush. And then yung stun. Ice, ice, ice. Delikado rito and first blood. Magandang simula coming from Gabi. Magandang gabi, magandang simula, Gabi. So first blood yun nakakuha niya top lane and makakapag free from na siya dyan. Yung Omnilade naman on the bot lane, hindi rin naman nakakapag gas. Yes, pero ito mid lane Armel na frostbite. But still, he'll go out pa rin. Out muna. Next target, Tier 1 Tower and Armel, nandyan pa din. Farm lang muna ang kuya mo. Kuya Nick, yung Nix-Assassin po sa stand-in ng faceless, hindi. Si Ice yung Nix-Assassin na yan, pre. Don't be fooled. That's Ice. Dependent lang sila sa Medusa. Sobrang dependent naman sila sa Medusa. Matik yan. Kailangan yung resources na kay Medusa din. And effective naman sila gumawa ng ganung strat. Mga chong, pero ito, Smoke of Deceit sa bot lane. Gusto nilang bigyan ng XP si Rapper rito. Ayan na yung lift. Tapos yung heal. And then slithering crush. Enough pa rito. Black. Nakapag-stun.
Pero mamamatay ba siya? Hindi! Hindi maaari! Black nag-survive! And there you go! Muntik is never enough, okay? Muntik is never enough. So, 0-1 pa rin yung score natin. Fly Solo. Oop! Nakita siya rito. Nag-diabolic idik. Pero crossover by Fly Solo. Alam niya yung path dito nung Leshrac. So, hindi nahahabol si Black. But instead, will focus on the farm once again. Siya, aabangan natin yan. Ayan, nakakuha ng kill Rappi, and now Gabi yung magka-rhyme na pangalan, hinahabol dito. So, bail out muna. Pero nag 1-1 na, napitas din dito yung Omnilite on the bot lane. Si Black on his Leshrac. And then ice. Nagpapa-XP. Network natin lamang yung troll. Followed by Leshrac. And then Templar. Hindi malayo. Etong si Medusa na nakakapag-farm din freely on the mid lane. Kahit na na-pressure yung Templar early game, palag-palag pa rin siya dyan, okay? Guys, again, magandang gabi sa lahat na nanonood dyan. Happy Mother's Day sa mga nanay nyo. Daris. Grabe, no? Gravity, pero eto na yung lift. Into Stittering Crush. Hindi na nakapag-carapace si Ice. Masama daw ang pakiramdam. Matulog na lang dapat pag masama ang pakiramdam. Nilalaro pa kasi. Huwag nang ganun. Okay? Pero masama daw ang pakiramdam ni Ice, okay? Shoutouts sa kanya. Templar Assassin mid lane, free farm lang. Parang yung Leshrac. Pareha sila, mga chong. Oh! Pox! Eh, din alisa na ito. Casual lang. Salubungan lang, sabi rito. Now, Rappi on the bot lane, level 5 na. Pero eto na naman, may lift ba rito? Watch me whip. Watch me lift. Ayan na, watch me lift. Pero may vendetta. Kala mo mamamatay, ha? Baka ice yan. Masama pakiramdam yan. Baka masama pakiramdam yan. Partida na yun, okay? So, Rappi, andito. 2-1 yung score natin. Mid lane, yung Rylai nandun protecting Medusa para makapag-free farm si Jabs. Yung, ang kailangan dito, yung Blink Dagger nito, yun. Pero ang tagal pa. 600 pa lang, unlike earlier. Ano ba dito sa mga caster? Pa-shoutout sa YouTube here. Yung caster men, isi-shortlist na namin yun. I think tomorrow ko na yung shortlist yun. Abangan nyo lang, okay? Abangan! Sa susunod na kabanata ng Frozen Throne. Pero eto, si Black, kita nyo mag-farm. Gigil! Gigil sa farm! Ang kuya mo, Black! Pa-shoutout naman po, Nurse Dota Player here. Happy Mother's Day sa lahat. From Kingdom of Saudi Arabia, taga Riyadh. Shoutout sa inyo. Sa mga taga Riyadh dyan, magandang gabi rin. Invisibility. Watch me whip. Watch me bend it. Pero yun, hindi nakakuha ni Boombox yung bounty rune. And this will now continue, mga chong.
Dire structures are fortified. Gabi will go for the Midas. I mean, Vladimir. Nalilito lagi ako ron. Midas tsaka Vladimir. Will go for the Vladimir's next build. I can see I'll have to carry us to victory. So, guys, eto na. Dire's middle tower is under attack. Yung next assassin naman ni Ice, mag-arcane boots first build. Maganda yung farm niya dyan at the moment. Pero syempre, nahaharas din. Anyway, watch me whip. Watch me Vendetta. Ayan na, Platoinks. Pero hindi, mag-isa lang siya dyan. Out muna. Bail out muna. Op! Tinama niya ron, pero bot lane. Grabe yung push ng Diabolic Edict. Pero Warnos may nakakuha ng last hit. So now, ang tanong is, yung momentum tutuloy ba for Faceless with their aggressive pushing with that Leshrac? Okay, aabangan natin yan. Abangan sa Pros and Throne. Ako si CJ Biray. Tawag sa akin ng teacher ko CJ Biray. Pero TNT pa na. Matalino ka. Ang dami mong alam. Yung Medusa will go for the Dragonlance first build. Veil of Discord naman yung Leshrac. So guys, again, Makati to ah. Makati yan, sabi nga ni Babalu. Makati yan. So eto na, Dragonlance completed. Kompleto na yung Band of Elven skin. Dalawa yon nakita ko. Di nyo nakita maybe, pero ako nakita ko. Eto yung Treant sa top lane. Envy Brothers on the top lane, mga chong. Soldier's Fortune. Teddy Golteb. Ayan na, pinaliguan! Ang laking pick off nun. That's a Troll Warlord. And now, yari pa si Boombox. Nahuli siya ng pasok. And with that, two heroes dead on the top lane. Clutch Gamers. Suffocating sa early game presence nung Leshrac. Matik yan pag may Leshrac talaga. So now, eto na, tier 1 tower, another one para kay Dire's top tower has para kay Faceless. And then, hindi pa sila makamagsama-sama rin dito. Alam nyo naman kung bakit. Tier 1 tower ang target nila bot lane, pero hanggat may Treant, alam nyo na yung multing kasunod. Radiant's bottom tower. Ay na Q, sabi rito. Bayani kabati naman po, finals ko po bukas pero hindi ako makapag-aral kasi ikaw yung nagkakas. Kabati ko yan, huwag ka na mag-aral. Trap mo na yan. Hindi, biro lang. Mamaya, matatapos na naman to eh. Alas gis eh. Ako pre, nung estudyante ako, nag-aaral ako madaling araw talaga. Okay? Madaling araw. Masarap mag- masarap mag-aral ng madaling araw. Kasi, pag madaling araw, wala ng tao, tahimik ng lahat. Mabilis ka na makakatulog nun. Okay? Wala ka nang iisipin iba. Marirelax ka na, makakatulog ka na kagad. Okay? Mamaya ka magmadaling araw, okay? Mag-aral. Shoutout sa'yo. So, shoutout si Gedenka from Singapore. Magandang gabi sa mga tropang Singapore natin dyan, okay? Palag-palag yan, okay? Magmagaling. Pero ito, nagmagaling, bes. Ginalingan dito nung ka-faceless. Aray ko, bes. Nayari yung Omni Knight, ginalingan eh. Pero ito si Jabs, pero may backup pa. Ayan na, yung Treant. Si Gabi Delicado, Diyos ko Lords. Pero bailout na muna. Aray ko. Ang hirap naman nito. Partida, may sakit pa yan ah. Summer mo na lang yan. Summer na nga ngayon eh. Pag sinummer niya pa yan, next summer na yun. Baliw. Summer na ngayon. Ano ka ba? May na. May 14, may 15 na ngayon. Sa summer niya pa yun, next year pa yun. Graduating na nga daw siya. So, eto. Omni Knight mag-mamidas. And we will wait for that one. Aabangan natin. Thank you.
4-2 is the score. Armel andito rin. Fly solo. Merong Dragon Lance at the moment and will go Manta style if needed. On the way na yan. Boombox naman, natagalan yung kanyang Blink Dagger. 1.5 lang compared nung nag-ES siya kanina. That could have been an easy kill, di ba? Kung may Blink Dagger si Boombox, pero unfortunately wala. And now, mag-i-initiate pa yung kabila with dalawang Envy Brothers, okay? So, tier 2 tower, ayan na yung lift. Pero guys, again, nandyan nga yung overgrowth ng Treant. And now, delicate sila. TA trying to shawarma. Eto nga, Leshrac, which they did. And now, them, ice. Kanina ka ma-frostbite. Kanina ka ma-frostbite. 2-for-1 yun. Pero yung tier 2 tower, nakuha naman nung faceless. Gitna, Medusa nakakapag-farm. Diversion lang yan, kumbaga. So, steady goal, Teb. Dire's middle tower is under attack. Ito na guys, ha. Aabangan natin to. We will see how will this turn out. Pero right now, yung net worth natin, lamang rito yung faceless XP. Bahagya lang, Clutch Gamers. Eto na. Medusa continuously farming at the moment. Farm rate, sobrang bilis. Dragon Lance Yasha na. 17 minutes into our ball game, may 1.7k gold pa ang kuya mo rito. Ganun kabilis. So now, tuloy-tuloy na to. Smoke of Deceit, wala silang nakita doon. And that's not ideal for them. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Tier 2 tower na lang, pero kung ma-counter tier 2 din, alam nyo naman yan, pre-Leshrac yan eh. Mahirap yan. And yung Boombox, Slardar, 300 gold short pa para sa kanyang Blink Dagger. Malayo-layo, hindi malayo-layo, talagang malayo pa, 300 pa. Pero may tier 2 tower sila nakuha. That means 200 na lang. So again, faceless na naman ang nagiging problema ng Filipino teams dito. Nung Kiev Major, tinawag na rin TNC, di ba? And now, eto na naman sila. Then, eto, Black, nagpa-farm. Meron ng Desolator, ang kuya mo. So, let's do this, guys. Item check tayo for both teams. Ayan, kita nyo naman yung Templar, Blink, at saka Desolator, 19 minutes. Maganda yung farm niya, actually. Pero kulang eh. Omni-Knight, Midas pa lang. Boombox finally with the Blink Dagger, which is really needed for him. Yung Troll Warlord, Yasha Vladimir pa lang, will go for the SNY yata to. Meron na siyang Ogre Axe. Sa kabila naman, Manta Dragon Lance for Medusa, Veil of Discord, Ghost Scepter, Point Booster for Black, and Stand in Ice. Pero di siya stand in dyan with Hands of Midas, mga chong. Radiant's top tower is under attack. So now, eto, sila naman ngayon naka-smoke, faceless naman. Invisibility. 5-4 yung score natin. Boom,
box. Pinag-farm muna to si Troll Warlord. Score natin. A tithe to the impurities. So let's do this. 5-4 yung score natin. Eto na. We will see kung may makukuha rito. Smoke of the Seat and then Triant naman. Magsosolar Crest para sa Medusa lahat. All for Medusa. Okay? All in for Medusa. And ang maganda rito yung Triant nila, sustaining para tumagal yung laro. Fly solo, naaspatan doon. Roshan kinukuha na rin and alangan pumasok. Ito yung strat talaga na kabisado ng faceless eh. Kinagamit nila ito pag crucial na and now ito Troll Warlord. Diyos ko, man, kinakabahan din tayo, seryoso. Ayan na yung Smoke of Deceit. Pero yung ice line nandyan, we'll see. Ayan at inuloy na yung Roshan. Mga chum, naririnig yata. Naikiramdam itong clutch. Eto, magra-wrap around sila. And si ice, una nilang kukunin. Mamamatay ba? Ayan na nga, minus 1 na kagad to. And kinakait nila Medusa. Walang linkens yan. So yung amplify damage nandyan sa kanya ay naiwas. And then that slithering crush dito. Pero tuloy-tuloy lang, Gabi naka-repel, may BKB, I mean. Pero na-overgrowth siya, ayan na yung Stone Case, hindi pa enough yung damage ng Medusa, kaya magbabak sila rito. Pero nandyan na yung Templar, together with that, eto ngang si Armel on Templar Assassin and si Gabi, 3 heroes dead, well played. And now, Roshan being taken, ang gandang micro from Clutch Gamers, and they might have broken itong depensa ng faceless for now. With Aegis din sila dyan. Steady gold lang kayo. Huwag muna kayong makumpiyansa. Kailangan magka-objective. So stay put lang kayo. Eto si Iris nag-farm na sa bot lane. Sino po yung Crystal Maid ko yun? Si Warnut. Siyempre, hindi mo rin naman i-expect yun. Gusto mo lang lumayo as much as you can tapos pumapasok ka mamaya with the freezing field. Pero unfortunately that time siya yung nauna namatay. And now 2 towers, hindi Lord of the Rings. 2 towers dito yung kinukuha ng Clutch Gamers, guys. Again ha, the winner of this series, the winner of this game will go to Russia. Pagtapos ng laro, punta agad airport. Okay? Para sure. So 2 towers on the mid lane nakuha nila. May post pa! Diyos ko! So, saglit lang, mga chong. Saglit pare, ah. E, 5-7 yung score natin.
Tactical Post by Clutch Gamers. Steady gold lang kayo dyan. Siyempre, ayaw nilang matisi tapos mamatay sila, di ba? Mahirap naman na ganun. Whew! Ito na. Nagpunta na siguro ng airport kaya siguro nagpost. Oh, doon na nilalaroin para pagtapos ng laro, sakay na kagad. Okay, aabangan natin yan. Diyos ko. Mainit itong laro nito. Ano po ginagamit ni Isaias Kionic? Ano ba, gamot? May sakit siya ngayon eh. Eto na, naka-reconnect na si Rappi. And now, let's do this. Back to the ball game, mga chong. Si Templar Assassin already on its way to Hurricane Pike. Pang-kite, okay? Si Ice naman, pre. Partida, may sakit pa yan. And Gabi nandyan din. Control Warlord. Ang ganda ng BKB timing niya. Kanina nagamit siya kagad yun. And kahit na na-overgrowth siya, yung free hit nung Medusa, hindi naging ganun ka-effective kasi walang patong nung magical damage nung Leshrac. Ganun yung nangyari. So now, top lane ang target nila. Wala ng tier 2 tower, both mid tsaka bot lane. Pero yung mid tower, ay yung top tower, meron pang tier 1, tier 2. Ito si Ice spotting yung movement dito. Pero unfortunately, hindi doon nakapwesto yung clutch. Magkakasama sila on the top lane, tier 1 tower. Gusto nilang kunin yung Aegis advantage dito. I mean, gamitin yung Aegis advantage nila. Umi-split mo siya naman yung Medusa, Leshrac, pati yung etong si Overgrowth Lord, si Trayan. So, tier 1 tower, easy. And then sila pa yata yung unang makakapag tier 2 tower. Ayan na nga. To the impurities. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Ayan na nga, tier 2 tower, tier 2 tower. May diabolic edict yung kabila. Eto, sinong nga plano nila? Tutuloy ba sila ng tier 3 tower? I don't think so. Nagback na si Armel. Ano to? Ba't yung apat nandun pa rin? And nakita na doon yung assassin. Okay, bailout muna. Kinabahan tayo ron. Steady gold dev lang muna. And then na Templar Assassin nga rito. Andyan pa yung Aegis pero nag-e-expire na yan. Aabangan natin. Wala nang Outer Towers. Etong Faceless. Tama yung tropa natin dyan. Woo! Diyos ko day. 27 minutes. Pinapatagal pa. Dire's Courier has been killed. Dire Courier namatay. Aray ko bes. Yun lang. Tier 1 tower, tier 3 tower, the first tier 3 tower. Merong pang Aegis yan. Ayan na yung battle trance. Grabe yung damage. Kita mo yan, pero may 4. Alam nyo yung 4? 45. Okay. And then yung creep wave on the way na rin, pero umi-split push, speech push, top lane. Though kailangan mag-ingat, kaya bumalik din kagad. Etong si Black. Refract. Blink out. And then yung stun. Gabi, delikado ka, pre. Wala kang Aegis. So, bail out na muna. Delikado yung mga ganong galawan, ha. Saglit lang, mga chos. A soldier's fortune.
magmamanta style. Ayan, Aegis Expire, mga chong. Aegis Expire. Yung tier 3 tower, hindi pa nila nakuha. Lang. And now five-seven is our score. Eto si Leshrac. Ayun, top lane. Napitas. Napitas. Okay. Guys, again ha. Yung Clutch Gamers already nakuha na nila yung Summit 7 pati man nila Masters. So, if ever mananalo sila rito, if ever, that is going to be 3 LAN tournament secured for them. Okay? So, aantay natin yan. Pero ito, mi-split push si Black on his Leshrac. Ganyan yung ginagawa nila para mapatagal yung laro and para makapag-farm yung Medusa. So, eto, naghahabol sila. Pero nakatipi na agad yung Leshrac. And yung Treant dito, nakatakas na rin. Once na nangyari to, split push naman on the top lane. Yung target ng mga kuya natin dito. On the side of Faceless. So, split lang na split. Item check tayo for Medusa. Meron na siyang Skadi. Meron na siyang Manta. Meron na siyang Dragon Lance. And on the way to Butterfly. So, pakati ng pakati. Spaghetti pakati. Pakati ng pakati. So, saglit lang. Five-eight is our score. Kasama sila dyan ha, pero on the way na rin yung Faceless. Naghahanap ng kill. Oh, may sentry ward. And nakita na niya yung nagsasasin. And then, ay, slithering crush. Hindi agad tumama. Pero ito, delikado sila. Free hit si Jabs. Pero bail out na muna. Pero hindi papatakasin yan. Pag nakatakas 20. Ayan na yung Manta. May na micro dito. Pero Gabi, delikado. Ayan na yung Rubik. May 4 staff out si Warnuts. Guys, eto na. Armel. Nagkaka... Ops! Littering crush. Kevlak. Mamamatay ba? Hindi. May Ghost Scepter. And si Gabi pumasok. May BKB. BKB pop. Pero may Overgrowth. May Manta out. Nyx Assassin Impale will not connect also. So, wala nang nga Stone Gaze. Ay, may Stone Gaze pa. May Stone Gaze pa. Amin. Ayan na, may stolen, pero aabangan natin. Ayan na yung Stone Gaze, tinamaan yung dalawa, may 4 staff out. Pero mamamatay rito yung Rubik, pero lalaban pa ba sila? That's the question. Eto na, hinahabol sila ng Faceless and si Rafi yung magiging ally dito. Boombox trying to get out. Dalawang heroes na huli, may kotong yan ha. Blink dagger out, there you go. So safety yung tatlo. Saglit lang. Uy, hinabol min. Ay, na ano pa? Spike Carapace pa, may Manta out. Eto, lalaban yung troll, pero makati ang kuya mo rito. Kuya Jabs. So, steady gold tab lang. Diyos ko. And then, Medusa, nandiyan. Aegis ang next target. Aegis.
saglit lang. Ayan na. Yung Roshan kinukuha rito. Ayan yung Rubik naka 4 stop out. And then Medusa, may Manta, nag-buyback yung Overgrowth Lords. Ayan na yung Stone Gaze, pero hindi iniintan ng Troll. May Ghost Scepter nga lang si Black, mga Chong. And now tinutos na sila rito, pero may Slithering Crush. Armel! Papatayin niya, pero ito yung Freezing Field. Diyos ko, Lords. Delikado si Armel, pero may Repel 4 stop pababa. Wala na siyang mana rito, ha, pero meron pa siyang isang Refract. Ang ally, si Boombox yata. And that's good, that's all good. Si Black mabubuhay na, kaya bail out na muna. So, saglit lang. Ayan na yung Aegis. Alam nila, wala si Boombox for 30 seconds. Diyos ko. Maingat to. Maingat yung Faceless. Hindi nagbibigay ng basta-basta. Oops, impale. Pero may heal. And then yung repel kay Rubik. So, hindi tumama yung stun. Pero eto, ginamit na rin yung mga skills ng Faceless. Pero lumaban na. Stone Gaze on 3. So, kailangan mang micro. On the way na si Boombox. 6 seconds ang kuya mo. First 10 kills. Ayan na yung clutch. And then for the whole game, yung next bet natin. Regeneration. Oh, Jabs, nandiyan. This'll come in handy. So, saglit lang. Stop yung Crystal Maiden, aabangan natin. Patagal ng patagal to. And yung Medusa, alam nyo naman yung multing kasunod. Radiant's bottom tower is under attack. Ayan na yung tier 3 tower, pero again, nagkakabigayan sa mid lane. Diyos ko day. Faceless at saka clutch. Siya Templar, hindi na nag-BKB, pero still yung damage niya hindi enough. Mga tropa. Smoke of Deceit. Now, eto. First 10 kills, nakuha na. The time. Merong Yule Scepter. Item check tayo saglit. Ayan. Yung Medusa next item, Butterfly. Pero on the way pa lang yan, okay? On the way pa lang yan. Gabi.
Guys, eto na. Roshan, tinutuloy-tuloy na. Eto, nagkabigayan. May mamamatay ba? Ayun! Lesher rank agad! And now, Medusa. Steady gold tip. Ay, yung freezing field. Pero hindi ganun ka-effective. Pero may stone case, pare. Mamamatay ba? Ang gandang Guardian Angel by Rappi. Buyback si Medusa. I mean, si Leshrac. So, ito, inaabangan lang nila mag-fade. Napatay na yung tatlo. Hindi mo nalang pinapatay yung jobs, eh. Ang kinukuha mo nila yung mga support. Diyos ko, day. And now, tuloy-tuloy. May item check pala rito. Sa gilid. Ayan na naman. Kanina ka pa. Ah! Die back! And now, Medusa all alone. Mag-isa ka na lang. Nasa dilim ka pa. Eto na. Yung disable kay Medusa may 4 stop. Pero makakaalis ba? Makakaalis ba? Hindi. Wala buyback. This might be it. This might be it, Bulaga. This might be it, Bulaga. This might be it, Bulaga. Pasensya na kayo kung nakaarang yung item. Kinakabahan din ako. Siyempre gusto ko manali yung Clutch Gamers. This might be it, Bulaga. Okay? So, Midrax kinukuha na walang buyback for 55 seconds dito. Okay, this might be it, Bulaga. Pusang gala. So, Midrax already down. Top Rax already down. Clutch Gamers might have just done it, mga chong. Diyos ko, day. And now, eto na yung Mega Creeps. Armel and the company might have just done it. Mega Creeps already. May 30 seconds pa sila. They can go for the shrine or tier 4 towers if they want. Diyos ko. May 4 staff din yung Rubik. Roshan has fallen to the dam. Mortality. Eto na. Mga tropa. 9-17 yung score natin. That should help. Mukhang Mother Russia is real, ah. Mother Russia is real. Yung Medusa, may item din. Yung Leshrac, eh. Dieback kagad ang kuya mo, eh. And ang ganda ng micro nila sa may stone gaze. Kahit na nandun yung freezing field nung Crystal Maiden, palag-palag pa rin. And now, eto na yung shrine. 2-5 yung nanonood ngayon. Shoutout sa inyo. Magandang gabi. And Clutch Gamers is doing it, mga chong. Gabi. Ayan. Second shrine. Kinukuha na. Hindi nakapag-buyback yung Medusa kasi he was farming for his butterfly. Okay? Nag-farm sila sa butterfly. Kaya hindi nakapag-buyback. Mukhang tatlong aeroplano sa sakyan ngayon ng Clutch Gamers sa papuntang LA, papuntang Manila, papuntang Russia. Pero aabangan natin yan. Hindi pa tayo tapos. Okay? Hindi pa tapos to. Bukas may MDL. Oh, may Mars Tihio bukas. Clutch at saka Mineski. Bukas yun. Finals din yun. And aabangan natin to. Op, ayan na, ginawa na nila yung Medusa. Pero makunat. May stun, huwag nyong itotrow yan, ha. Guardian Grips Pop, gabi rito nasasaktan. And walang SS na ginamit doon. So wala sila nakuha. Pero yung mga shrine, kiniklear muna rito ng Clutch Gamers. May world tour yung Clutch Gamers dito, min. May tour sa abroad, sa Amerika, sa Europe, sa Southeast Asia. Kulang na lang China. Libot na sa buong mundo ang mangyayari for Clutch Gamers. And now, Gabi, ayan. And there you go. And then next target. Ah, may Blink Dagger si Bumbang sa inaantay natin. Ayan na, pero hindi. Bailout muna. Medyo risky. Medyo risky. Nag-aabang yung Crystal Maiden din. Yung Mega Creeps kakampi na ng Clutch Gamers this time.
Pero kayang-kayang na Medusa yan. May split shot yan. Tandaan nyo. So, yan na. Palit na palit ang mundo. Okay? Palit na palit ang mundo. Mega creeps na. Sa kabila, wala pang basag. And then, yung stun. Pero may counter stun dito. And wala. Merong Ghost Scepter. Etong si Black. Matik yan. Fly solo. Hinaharas. Pero, jabs. Kailangan mag-back din. Ayun na nga, yung MDL kulang sa China na nga lang yun. Pero kailangan nila mapanalo yun, syempre. Diba? So, Clutch Gamers, eto oh. Shrine nandyan din. Eto, mamamatay agad yung Treyan. And now, Diyos ko nun. Si Medusa dito, kalahati yung buhay, pero steady golem lang. And now, eto yung shrine. Wala nang shrine dyan sa gitna. Tier 4 towers na yan. And Gabi, dalawang support already down. Oops! Magkakasama na to. Nakastack sila rito. And yung silence nandyan na rin. Mamamatay ba? Naka Lotus Orb pero still. Mamamatay ba si Jabs? Mamamatay ka! And may buyback yung Medusa. May buyback. Pero still, buhay pa lahat dito. On the side of Clutch Gamer si Black dito. Hindi naman namatay. Pero ito, boombox. Nakapag 4 staff out. Near 4 towers down. Ito na yung shrine kinukuha na Road to Russia. Mga tropa, Clutch Gamers might have just done it. Nyx Assassin goes down, Treyant goes down. Etong si Jabs, kaka-buyback lang na. Foy, troll, mamamatay. Kailangan mag-ingat, kailangan mag-ingat. Pero exposed na yung shrine. Wala ng tier 4 tower. So steady golem lang. The time. That should help. So 10-22 yung score natin. Purified. So 10-22, eto na yung tier 4 tower. Already down dyan. Shrine exposed. May Yule Scepter pa. Ayaw pa sumuko. Oo nga, kanina pa ayaw sumuko. Diyos ko. Nilalaban pa nila ito. Pero guys, wala nang buyback yung Medusa. Wala nang buyback yung Medusa. Ilang nagkampak yung faceless no? Diyos ko, Lords. Shoutouts nga pala kay Hari ng Kalokohan sa Dubs Nation dyan. Shoutout sa inyo. Intayin nyo lang ako. After na to dinner. And now, shrine nandyan na. Pero nakaabang si Gabi. Oops! Si Jabs. Steady gold lang muna. Hindi naman magkaka-scattered sila given yung mega creeps na all over. Eto na yung lift. Pero wala. Bailout muna. Hindi nakamag-blink. Oop! Eto, speaking of blink. Superman pumasok. Gabi na pa BKB. And then that Guardian Grips. Medusa ang target nila. Pero nakapag-stone gaze. Kinakay, oy, overgrowth, walang tinamaan. And instead, eto na yung Slithering Crush.
Tapos Blood Turn kay Medusa, hindi enough yung damage. May Memberburst pa rito. Ayan na si Gabi. Ang makukuha niya si Black, pero hindi. Ayan na nga, kahit nakapag-Ghost Scepter, and that's Slithering Crush. Kidding. Oh, ayan na nga. That might have just done it. Medusa is down. And then eto pa, yung Guardian Grips. At saka yung panalo nga ang kuya mo rito. May post pa. Tatrash talk pa. Diyos ko, Lords. Whew. And that's it, mga tropa. Clutch Gamers winning, mga tropa. On the third game behind against, I mean, Medusa. Okay? So, road to Russia secured. Okay? Okay?